Ay, nako, magpapaalam na pala tayo kay Broken. Paano, bro? Eh, magkita tayo after 2 to 3 months, no? No more, ano na, wala na tayong malungkot-lungkot na ano, ilang beses tayo nangyari sa atin yung ganito. See you soon, bro. Salamat sa inspirasyon. Ingat, bro. Ingat, ingat. Oh, sige, bro. Alam Visayas. Let's go, nakapag-gas up na tayo. Good morning mga first timers. Yung camera ko na naman, naghang na naman. Sira na naman yung isa kong GoPro. Wala na naman tayong front cam hanggang sa mag-stop over tayo. Talagang disiplinado na tong isa kong camera. Ayaw kasi gamitin yung isa kong DJI Osmo. Hindi kasi wide eh. Ayaw talaga, oo. Tara, naghang talaga. Thank you, thank you. Okay, good morning mga first timers. Bye bye Rafael's Mansion House? Hotel? Ayan, dyan tayo nagstay kagabi. Andito tayo ngayon sa Tacloban. At tuloy-tuloy ang biyahe natin. Ang goal natin ngayon ay makarating tayo ng Cat Balogan. Dadrive by muna tayo doon sa family na libre sa atin dati ng lunch. Kasi nakapangako kasi kami na dadaan ulit kami doon. Pero dahil nga may kailangan tayong habulin sa Maynila na opening ng Jelly Movers na headquarters ngayong 9, ay kailangan natin tumuloy. Hindi tayo makatulog doon ng hindi natin makapag-stay overnight. So babayay ulit tayo 3 hours and 33 minutes mula dito sa Tacloban City. Yan ang pabiyahin natin ngayon. At least ngayong araw na to ay araw, hindi gabi. At medyo visible ang mga daan ngayon kasi alam naman natin na ang dadaanan natin after ng San Juanico Bridge ay hindi maganda. At sobrang lubak, kaya ngayon may iwasan natin yung mga nakaka-surprise na mga lubak-lubak. Grabe, naninibago ako. Hindi talaga mapakali na hindi gumagana yung front cam ko. Kaya muna, pagtiisa nyo muna to, na wala mo ng mukha yung nakikita nyo dito sa harapang ninyo. Hindi nyo muna makikita nagdadrive. Mamaya, ayusin ko to. Biyahe muna tayo. Pasok na ulit tayo ng San Juanico Bridge. At dito ay magpapaalam na tayo sa Tacloban pansamantala. Thank you, come again. Thank you. Lahat ng mga taga-Tacloban, maraming maraming salamat. And we are officially leaving Tacloban City. Welcome to San Juanico Bridge. Shout out sa mga bagong kaibigan namin dito, sila Jay, sila McQueen, Moto Addict, at saka kay Ma'am Kimberly. Ayan, maraming maraming salamat, yung nagpa-dinner nung gabi. Napakagandang tanawin. Hanggang sa muli, San Juanico Bridge. Magkikita at magkikita pa rin tayo at Tacloban. Ito ay simula pa lang ng lahat. Napakaganda. Napakagandang tanawin. Ito yung lugar kung saan medyo malubak-lubak talaga. Mas okay dumaan dito kapag araw. Pero pag gabi, ingat-ingat lang kayo. Kasi minsan nakakagulat yung mga lubak dito. Buti na lang, ano, maganda yung suspension ng motor natin. Mataas, kaya kahit may lubak, eh parang dinited mo lang niya. Ayun, sira-sira, oh. Ito yung dapat yung ingatan. May part sa biyahe niyo pa Mindanao na ganito talaga.
Napakahirap daan na ito paggabi. Ayun o, lalim o. Kagandahan, ADV yung dala natin. Yung hangin nyo, huwag nyong sasagarin na naka 31. Gawin yung mga 30 or 29 para plikod. Dapat medyo may laro kapag bumabanking kayo. Tapos, suspension ito, maganda, mahaba. Malalim yung play niya, kaya kahit malubak, ay okay lang. Medyo malayo na nauuntog yung mga spray, yung ano, yung shocks nyo. Tapos sa upuan naman ito, upuan ng ATV 150 ay ano to eh, basta lumulubog ganito. Iba yung upuan ng ATV 150, parang may naglalaro-laro sa puwetan mo. Yun naman is para dun naman yun sa mga long ride comfort, para syempre antayin awit. Kaya nga, okay na okay yung ADV 150 gamitin sa mga malalayo talaga para sa akin. Pero sa pananaw ko bilang si Boy P na bubiyahe rin ng malayo na ganito, ay okay sa akin ang Honda ADV 150. Mahina lang yung hatak, pero may dulo naman. Pero sa mahabang klase ng biyahe, hindi mo kailangan bumakbak ng bumakbak. Ang kailangan dito is yung resistensya mo, yung enerhiya mo na tumatagal ka sa biyahe. Hindi sa una lang na para bumabak, baka ang bilis mo, pero pagdating hindi ka pa nangangalatin, nalalambot ka na. Kanina pa tayo dito, truck ah. Ito mga banti-banti ah. Chef Boy Logro, tinatawaan mo pa ako, nababadrip na ako sa'yo kanina ka pa. Parang tuwang-tuwa kang hindi kami makabanti dito ah. Bro, nababadrip na ako dyan oh. Ito, pinagtatawa na lang tao kanina pa eh. Nahirapan tayo eh. Ayan oh, yung mga daan oh. Simple lang yan. Because ADV 150. Hello NMAX user. What's up NMAX user? Aywa. Anong shrine yan? May malaking Jesus oh. Comment nga kayo mga first timers kung anong shrine yan, kung saan ang lugar to. Hindi ko na alam kung saan ang lugar to eh. Ay grabe, yung camera ko sa harap. Uy, kumana ka. Ayun, nakahang talaga eh. Mamaya na lang pag nag-stopover, palitan ko na to. Gamitin na natin yung isang camera natin. Tahong industry ang meron dito. Nakita ko doon sa signage. Tahongan. Ayun o. Seashells, tahong, talaba. May talaba na kinuha na sa shell. May tahong na kinuha sa shell. Ganda ng view no. May bahay ka doon sa taas o. Siguro sa gabi yan. Ngayon nga lang malamig eh. How much more doon sa taas no. Tapos paggabi eh, hahamog pa. Soro. Ganda. Katbalogan City. Nasa Katbalogan na tayo. Ningal ako. Banking. Stop over tayo. Ay, nauuaw na ako. Nadaanan ko rin ang Katbalogan City ng may araw. Nandito na tayo sa Katbalogan, mga first timers. At syempre, kilala nyo to. Ibang-iba yung itsura ni Queenie, no? Noong nagkita tayo doon, nag-ride tayo sa Tacloban. Blondie. Super blonde. Ngayon pa lang, congratulate na natin si Queenie kasi in 45 days, pwede na siyang ibenta. Manok. Hindi, nagtitraining siya ngayon ng military. Yun. May tropa na tayo, militar. Tropa na to. After 45 days. Parang manok lang, ah. Nice meeting you again. Magkita-kita tayo ulit. Ah, buhay na siya.
Welcome back to regular programming, mga first timers. Nakikita nyo na ulit ako. Malas ko, yung gloves ko basa, nahulog sa kanal. Buti na lang yung kanal nila dito malinis. Ang goal ngayon makatawid tayo ng Legazpi City para bukas isang diretso na hanggang Atimonan. Sasalubungan na tayo ni Bro JM. Nakapis na namin si Bro JM at saka ni Jan Pax. Let's go! Ang tinatakbo natin ay 2,842 kilometers na. Excited na ako makita ang total ng tinakbo nating kilometro mula nang umalis tayo ng Bulacan hanggang nakarating tayo ng Davao City. At umalis ka tayo ng Davao City back to Bulacan. Yung overall total ng tinakbo ng kilometrahe ni Spike yung biyahe natin. Excited na ako makita. Solid. Energy check. Ayos lang naman. Masakit lang tiyan ko. Masilaw yung mata ko kasi may astigmatism ako eh. Wala akong salamin. Summer. Ito yung ano, diba? Yung summer, ano yan? Pagkatapos ng tag-ulan, summer. We can never go back this road. We can never go back that way. I'll see you standing in the corner like it's okay. Don't you know that you move with your body? Don't you know that you move with your body? We can never go back this road. We can never go back that way. I'll see you standing in the corner. Sila sa dik nawawala. Kape ako, walang magbibir. Meron dito ano, sandig light. Wag, wag. Mamayang gabi, pagdating sa hotel, doon tayo magbir. O sa Legazpi tayo magbir. Makakatawid daw tayo ng Matnog Port. And then from Matnog Port, dalawang oras papunta sa Legazpi City. Doon tayo mag-hotel. And then kinabukasan, babakbakin na namin yung Legazpi to Atimonan. Go-go na tayo. Pupunta na tayo ng terminal. 71 kilometers. Isang oras kalahat eh. Fast cut ng sasakyan natin. Grabe, ang lakas ng dragging ni ano, ni Spike. Ang lakas talaga. Ay, nako, magpapaalam na pala tayo kay Broken. Paano, bro? Eh, magkita tayo after 2 to 3 months, no? No more, ano na, wala na tayong malungkot-lungkot na ano, ilang beses tayo nangyari sa atin yung ganito. Sa kanila bago yun, sa atin hindi na. See you soon, bro. Magkikita tayo sa next loop natin. It's either Visayas yan or Luzon loop, di ba? Ganun pa man, nasubukan na natin yung behin yung ano eh, Mindanao to Manila, ikaw, di ba? Tapos kami Manila to Mindanao, napakadali na lang para sa atin yun. Kaya na natin yun. Saan kayo, bro? Oo, bro. Saan ang daan mo? Saan ba tayo maghiwalay? Sa labas na? Okay. Bawi kami. Pagbalik. Bawi kami. PMPM lang tayo. Let's go. Bye-bye. Bye-bye, bro. Wishy! Okay, bye-bye. Peace bang tayo. Ayun, bye-bye. Ayun, tuloy na kami ha. Sige, bye-bye. Thank you. So, paalam tayo kay Bear with Gun. Bro, maraming salamat, bro. Paulitin. North Loop or Visaya Loop? Oo. Oh. Maraming salamat sa pagtanggap namin sa Davao, sa bahay nyo. Oo. Sa mainit. Ingat, bro, ha? Mag-ingat ka. Bro, salamat sa mainit mong katawan. Salamat sa inspirasyon. Carbon, Lodi. Carbon, ingat, bro. Ingat, ingat. Oh, sige, bro. Ingat, ingat. Oh, ikaw yung unang mag-exit para maganda yung edit namin. It's been a long day. Hello. Sige, sige. Paalam, lover boy. Lover boy, pack boy. Lover boy, pack boy.
Okay. Tuloy tayo. Woo! Woo! Bakbak na to! Bakbak! Maraming maraming salamat, Kat Malogan! Paalam! Spike, laban tayo hanggang Luzon, ha? Laban tayo hanggang Malolos, Bulacan! Kalbayog Airport! Ang bilis namin, grabe! 6 minutes na lang! 4.1 kilometers! 4:55 PM. Mukhang yung 6 PM na yung masasakyan natin. Hey, 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 hey. Ayan! Bro! Mukhang kapag pa tayo! Ayan yung parko! Sana pabiyahin! Ay! Sana! Sana Lord! Sana! Oh my god, kinakabahan ako. Pabiyahe pa kaya yan? Alas 12 ng hating gabi. Ow. Sa ibang port, wala na? Ano pa ba ang port na isa po dyan? Sa unahan daw, bro. Isang kilometer lang. Oh, sige sir, salamat sir. Woo! Pwede na tayo, no? Ha? Pwede, pero feeling ko bro may sa taas pa. Paalam, Visayas! Ay! May higaan talaga, bro. Kita sa likod. Paalam! Ganito yung mga barko dating sinasakyan namin. Ito yung mga barkong ganito yung bumibiyahe na malalayo. Woohoo! Paala, Visayas! Natawid na tayo ng Luzon. Umabot tayo. Solid ang bakbakan. Papaalam ka na bro! Kapoy! Kapoy! Giyatay! Giyatay! Ambot! Mauna ambot sa imo! Mauna diya! Ay! Welcome to Matnog Port! Nasa Luzon na tayo. Pero kakain muna tayo. Kusa kami kumain dati bago sumakay ng barko dati. Nandito na naman tayo ngayon. Parang may nagbago. Wala to dati ah. Makalaga na to ah. Ano bang masarap kainin te? Parang gusto ko ng ano. Sige, pili tayo ng pagkain. Tara bro! Tuloy na kami! Diretso lang bro! Tara mauna ako! Counterflow! Okay! Tapos na tayo kumain! Sabak ulit tayo sa biyahe! Grabe no! Ano lang naman to? 2 hours and 16 minutes! Gawin nating 1.5 Pero kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Babaybay natin ang sorsogon ng gabi. Mag-alas 9 ng gabi. Ang tinatakbo natin mga first timers ay 2,982.4 kilometers. My God. Pero officially nasa Luzon na tayo ngayon. Masarap na sa pakiramdam. Kasi nasa isang lupa na nang tinutungtungan ko, yung tinutungtungan ng mga mahal ko sa buhay. Diba? Oras na lang ang bibilangin, mga kasama ko na sila. Napakagandang experience, napakasaya. Pagod! Pero hindi stressed! Pagod! Pero masaya! Si Bro MotoGP ang sa unahan para siya yung mag-set ng pacing namin. Pero kailangan namin makahanap ng gasoline station. So
sa mga pa, oh. Bula-bula ito yung dinadaanan, oh. Kitang-kita. Oh, ayoko na. Ayoko na tumagilid. Diyos ko, Lord. Ito na naman. I can't resist. Yung ayaw mo nagbabanking, pero sa sobrang korbada, nagbabanking lang ko si motor. Lin, bro, ang gasolinahan? Sirado na. Wala, why na si gasolinahan dire? Sa Gabaw. Layo pa? Okay. Ilab, oh, salamat. 5 kilometers daw eh. Pero okay lang, kaliwa pa tayo, bro. Kaysa maubusan tayo ng kaliwa daw. Kaysa maubusan tayo ng gasolina, 'di ba? Ano ba naman yung 5 kilometers na tatahakin natin na mag-iiba yung way natin? Papultang muna natin 'tong motor. Si oil lang malakas. Full tank po, full tank. Kakaya pa ang kalsada nito, ganda. Runway. Dulay green, no? Parang Paskong Pasko, no? Merry Christmas! Parang nakasarap pulutin isa-isa, no? Kasi uwi mo sa bahay, lagay mo sa grapon. Patay nga natin ilaw. Ayan, oh. Yeah, napakaganda. Napakaganda. Lilipad na tayo. Isa tayong eroplano ngayon. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Whenever there are people giving gifts, exchanging cards. Christmas light na napakahaba. Dito ako sa kabila. Akala ko yung dadaanan namin sa Sorsogon na is yung tipong madilim na walang kailaw-ilaw, kasi dati tumakas kami dito araw yun eh. Tapos ito yung in-expect ko sa gabi na parang madilim siya na nakakatakot, pero nagkamali pala ako. Napakaganda pala ng kalsada dito sa Sorsogon. Tapos grabe yung mga street lights nila. Simula kanina nang galing kami sa Matnog, ganda ng mga ilaw, may mga ilaw talaga kanina. Kung wala mga street lights, mayroon mga reflectorized sa mga kurbata. Ang galing din, ganda dito. O tulad dito, walang ilaw. Pero grabe yung highway nila, maayos. Tapos talagang may mga reflectorized na mga signs dyan, no? Kasi sa isang katulad ko na nasa Manila, syempre, hindi naman pag sinabi yung Sorsogon, parang iniisip natin sobrang probinsya, sobrang liblib na lugar. So ngayon, eh, nakita ko siya sa personal at na naranasan ko dumaan dito ng gabi. Sobrang ganda ng lugar na to. Sobrang ganda bumiyahe dito sa kalsada nila dito. 7 minutes na lang, 3.3 kilometer. Bangag na bangag ako. Makakapagpahinga na rin tayo, mga first timers. Makakapagpahinga na rin tayo. Pansin ko lang dito sa highway, napakadaming asong tumatawid. Uy! Umuwi ka na, magsitulog na kayo. Gabing-gabi na. Lapit na, bro. 2 kilometers. Welcome to Albay. Jollibee, bida ang saya. Mga aso dito, nagkumaga, umuwi na kayo. Delikado kaya pag nagbumotor na yung mga bubaya dito, takalo sila eh. Kasi kita ng mga kalsate. Ayun na yung hotel. Ito na. Woohoo.
Andito na tayo Sampaguita Tourist Inn Hotel. It's good to be back. Kahit walang ma-parking. Pahinga na, laspag na, laspag na. Magandang gabi. Here we are again. I can tell you I'm on my way to a better place for both of us, where we never be alone. This is how we can work it out. There's a spot over the rainbow where no colors can exist. It's just a way for Mother Nature to show that some things can be.